What's up sa inyo mga tropa? Nagsalita na nga tungkol dito sa kanilang biggest prank neto ni Taragista Kuyaki, yung nagpatato sa noo. So panoorin na natin kung ano talaga yung tunay na nangyari, inilahad niya na dito sa video na to, sabay-sabay na ating panoodin. At ang tanong ko, no, okay lang bang manggamit ng tao para sa isang pangluloko? Eto, panoorin natin. Aamin na ako. Nagsimula ang lahat sa isang ideya. Ideya na kung magagawa ko ay magbabago ang takbo ng lahat. Way back April 1, 2023, ay nag-iisip ako ng susunod na plano. Kailangan ay makabuo ko ng ingay para mag-viral ang Taragis. Kailangan ay mag-i-involve ang maraming tao rito para kumalat sa buong Pilipinas. At nag-isip ako, saan nga ba interesado ang mga Pilipino? Paano pa kaya ako magbaviral bukod sa challenge? At kung paano ko pahihigitan ang pamimigay ko ng 10,000? At ang tanging naisip ko lang noong April Fool's Day ay paghandaan ang araw na yon sa susunod na taon. At dito na nagsimula ang lahat. Sinimulan ang plano noong August 29, 2023. Nagpahanap ako sa kaibigan kong tattoo artist na kung meron ba siyang kaibigan na willing magpatato sa noo. So isang taon pa pala naganap etong plano nito ni Carl. Ang plano ay kumuha ng isang tao na kayang magsakripisyo sa gagawing act na ito. Mahirap to. Pero kung may sasabak sa challenge, ay handa akong magbigay na 100,000 piso. Bakit sa noo? Dahil kung hindi sa noo, ay mawawalan lang ng saysay ang tato. Dahil wala nang nakakawili pa sa isang brand logo na nakatatak sa noo ng isang tao. Hindi na masyadong tumagal ang paghahanap. Kinagabihan lang, nakahanap na kami. At siya si Tatay Ramil. 47 anos, nakatira sa Bagong Silang, Caloocan. Dating fishbowl vendor at ngayon ay nag-aalaga na lang ng kanyang anak na may Down syndrome. Tandaan nyo, itong usapan na to ay last year pa. At ito ang eksakto na pinag-usapan namin. Deleted na yung account ng tattoo artist, pero siya yung isa sa tao dyan. Sabi ni Kuya Ramil ay willing daw siya. Kasi para daw sa anak niya. Tinanong ko siya, ito yung mga mahihirap sa mga businessman eh, no? Yung kayang-kaya nilang mang-exploit ng mga tao. Hindi niya ba pagsisisihan? Ang sabi niya eh, okay lang naman daw basta para sa anak niya. At naalala ko rin na naging challenger din pala siya ng Taragis. Kaya nakuha niya ang loob ko na siya na lang ang magpatato. The first part of the plan. March 2024, nagpatato na si Tatay Ramil. Ang eksaktong date ay March 28. Hindi muna siya pwedeng lumabas ng bahay dahil walang pwedeng makakita. At ito na nga ang araw na pinakahihintay namin. April 1, araw ng kalokohan. In-upload na ang poster. Kung sino ang unang makapagpatato ng logo ng Taragis sa noo, ay mananalo ng 100,000 piso. Kasabay ng post, kinuha ko ang Facebook ni Tatay Ramil. At makalipas ng 30 minutes, nag-comment na ako ng litrato. Pinagmasdan namin ang post, pero hindi namin nakuha ang reaksyon na gusto namin. Eksaktong alas 2 ng hapon ng April 1, ay nagsushoot na kami ng video para i-upload kinabukasan. Dumating ang gabi at tuluyan nang hindi nag-viral ang unang poster. Kaya inalabas na namin ang pangalawang poster, doon na nagsimulang mag-react ang lahat ng tao. Dahil sinabi namin na hindi kami accountable sa nangyari kay Tatay. At tulad nga na inaasahan, kumalat na ang poster sa buong Pilipinas. At sobrang dami na nag-react at nagalit ng malalaking influencers. At doon na nagsimula, gumana ang plano. Umabot ng 100,000 reacts ang poster na ito at nag-joke sa mga kilalang personalidad sa internet na gumawa ng hakbang para kay Tatay. Sunod-sunod nang sumakay ang iba't ibang brand mula sa iba't ibang industriya dito sa Pilipinas at nag-post silang lahat na willing silang magbigay ng tulong kay Tatay. Merong may gustong magbigay ng pera, sapatos, papango, marami pang iba. Kung iisipin mo nga naman, sino ang hindi gustong sumakay sa napakalaking issue na pwede rin ikaangat ng brand mo? Ayan, dyan na pumapasok yung mga brand na wannabe na gustong umangat. Usually ganyan naman yung nangyayari sa social media, no? Na once na mayroong trending na isang tao, talagang sasabayan mo lang, possible yun talagang angat yung followers mo. Bigla akong napaisip. Habang pinagmamasdan ko mag-post ang mga brand, napansin ko na napakabilis dumami ng followers and engagement ng mga negosyo nila. Kaya napaisip ako. Sa stand pala na to, maraming negosyante ang pwedeng makinabang. Hindi lang ako. At dahil nakikinabang ang mga kapwa ko negosyante, nag-decision muna akong tumahimik. Nag-decision ko na sana, kaso baka hindi na muna. Bakit? Dahil sabi ko nga kanina, meron pa kami nakahandang isang video na kasama sa plano. Samot sa aring emosyon ang naramdaman ng mga tao. Yung mga naawa, marami rin nainit at nagalit. Kaya nung uminit na yung tensyon ng gabing yun, kinabukasan, April 2 ay inalabas na namin ang nakaplanong video. Mula sa video na to, kumalma na ang lahat. Totoong naibigay na namin kay Tata yung 100,000 na ipangako ko mula nung una pa lang. At naging masaya na ang mga tao.
Oo, nagsinungaling ako sa inyo at gusto kong humingi ng tawad. Dinala namin kayo dito sa isang malaking marketing stunt na may iba't ibang klaseng emosyon, diskusyon, at pagpapakitang tao. Pero ano nga ba yung naging masama at mabuting epekto nito? Una, nagmukha kaming nanloko dahil planado ito. Pangalawa, maraming brand ang naapektuhan. Nagmukha daw silang nanloko. Nangloko talaga kayo at nang exploit kayo ng tao. At nagpakita ng kabutihang loob sa isang marketing stunt lamang. At ano naman ang positibo? Una, nakatulong tayo kay Tatay Ramil. Pangalawa, nakita natin na posible pala na mambayanihan ang mga malalaking brands dito sa social media para lang sa isang tao. Pangatlo, nakagawa tayo ng isang malaking ingay na magbibigay boses para sa kagaya ni Tatay Ramil na nasa ilalim ng lipunan. Pang-apat at higit sa lahat, nakilala kayo. Puntahan natin ang page ni Chismosa. Siya ang unang nag-upload ng pagtulong kay Tatay. At pagtapos na upload niya, nakakuha siya ng 50,000 followers. Ito naman ang Project Glow Up. From 10,000 followers, sa loob lang ng isang araw, meron na siyang 56,000 followers. At ang kanilang mabuting puso at kabutihang loob ay nagsimula ng isang malaking puwersa ay magtulong-tulong para gumawa ng kabutihan sa social media. Masaksiyan natin lahat siyan, at ako mismo. Pero ang isang malaking tanong ng buong Pilipinas, gaano karaming donasyon ang nakuha ni Tatay Ramil? Sa lahat ng brands na nag-upload sa social media, ito ang naging sumatotal na donasyon na nakalap na isang netizen sa isang post lang niya. Umabot daw ng 1.366 million ang donasyon na nakuha ni Tatay Ramil. Lahat nga ba sila ay nagpaabot ng tulong? Ayon kay Tatay Ramil, ang nagbigay lamang ng tulong sa kanya ay sina... Ay hindi, siya na lang bahala magsabi sa inyo. Ako po si Tatay Ramil Albano. Salamat po sa Perfect Glow Up. Binigyan niyo po nila ako ng 100,000. At kahit alam nila na scripted po ito, wala silang pakialam kasi kahit scripted daw yun, handa naman silang tumulong, wala silang pakialam sa mga sasabihin ng mga tao. Nagpapasalamat din po ako kay Miss Nicole Caluwag na binigyan niyang 100K para sa pag-aaral ng aking anak na si John Louis. Wala rin po siya pakialam kung ano man pong scripted po yan, wala po siya pakialam doon. Basta ang hangat niya lang ay makatulong. So ko rin po magpasalamat kay Boss Toyo at saka kay Boss MB Shoes and Raparel at si Perfume at saka ABS-CBN para sa inabot niya pong tulong sa amin. Nasaktan ako para kay Tatay Ramil. Mga chong, hindi scammer si Tatay Ramil. Okay? Nanggaling na yan kay Tatay. Lahat ng mga brands. Yun, no? Hindi naman talaga scammer si Tatay Ramil, no? Ang nangyari lang, na-exploit yung kanyang pagkatao kasi andun yung trap card na, you know, yung merong hindi normal na anak, no? So, para sa isang business, ayun, nagamit si Tatay Ramil. Natira sa baba ay hindi nakapagpadala ng tulong. Bakit? Dahil kasama sa plano na huwag ilahad ang lahat na impormasyon ni Tatay at ang GCash number niya dito sa internet. Pinili namin na mahirapan kayong abutin siya. Dahil nga, stamp lang naman lahat ng to. Kaya sa mga nagsasabi na napakalaki ng pera na nakuha ni Tatay dahil dito, ang total cash na nakuha ni Tatay dito ay umabot din naman ng mga 200,000 pesos. Gusto ko lang linawin na wala akong hati o binawas sa donasyon na natanggap ni Tatay Ramil. Ang lahat na napunta kay Tatay ay para sa kanya at para sa kanya lang. Ang lahat din na natanggap niya ay puro personal na tulong lamang din para sa kanya at para sa anak niya na may Down syndrome. Isa pa, ang lahat ng pera ay binigay sa kanya ng personal lamang. Walang GCash o iba pang klase na transaksyon. Inuulit ko, personal lamang niya natanggap ang lahat ng donasyon. Sinubukan namin ibalik sa mga nabanggit sa taas yung mga perang binigay nila. Personal namin kinausap ang lahat, pero ayaw na nilang tanggapin. Sabi lang nila para daw kay Tatay Ramil yun at sana makatulong daw sa kanila. Gusto kong sabihin sa inyo ang salitang salamat at salitang patawad. Ang tanging tao lamang na kayang gumawa nito ay yung willing magsakripisyo. Yung taong kayang itaya ang lahat. Yung taong nahuhumaling gumawa ng mahika na may inaasahang magandang resulta. Hindi ko naman sinasabi na naging Ano ba sa tingin nyo mga tropa, no? Magic ba tong ganito? O clearly na pang i-exploit sa isang tao na may kailangang pera, syempre para sa anak niya, no? Epekto at napakaganda ng dulo nito. Siguro meron pang ibang mas maganda, pero at least nagawa kong subukan. Ito yung mga bagay na tinuro sa akin ng magic. Una, iba-iba ang nakikita ng bawat tao. Kung anong nakikita ko ay siyang kabaligtaran na nakikita ng mga taong nanonood sa akin. Palaging mayroong ibang perspective ang buhay. Kaya dapat tingnan natin palagi kung ano itsura ang nasa likod ng mata ng ibang tao. Kagaya ni Tatay Ramil. Kung titingin ako sa nakikita niya ngayon, sigurado ko na ang nakikita niya ay swerte. Isang blessing na pangyayari na talaga naman nagpabago ng buhay niya. At kahit papaano nagparaos sa buhay na pinagdadaanan niya. Pangalawa, sa magic, hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Lahat ng magic ay scripted. Pwede kang gumawa ng script mula sa umpisa hanggang sa huli. Mula sa kung ano man gusto mong sabihin, gawin, at kung saan mo gustong tumingin yung taong nanonood sa'yo. Pero kapag nagsimula ka na mag-perform ng magic, may mapapansin ka na mag-iiba sa galaw mo at hindi mo ma-anticipate lahat ng pangyayari. Kaya ang kailangan nilang gawin, sumabay sa agos at tapusin ang magic trick. Ganito ako mag-isip bilang isang magician. And for my final trick, manood kayo bukas, nakapuso mo, Jessica Soho.
Malupit, malupit yung ginawa dito na scripted na ano na to, no? Nag-aalawan nito ni Taragis. So, okay lang pala na manloko pa rin ng ganito, no? Manggamit ng tao na nakakaawa card para sa isang publicity, no? Pero ayun, nalaman na rin natin na eto lahat yung mga nagpo-post ng bibigay ng tulong na nalaman natin na hindi naman talaga nakapagbigay ng tulong. Sobrang daming brand kung nakita nyo. So i-post nyo na lang or balikan nyo yung video na may kita nyo dun sa ibaba ng kanyang part ng video yung hindi mga nagbigay. So iilan lang daw yung nagbigay, parang tatlo, no? 200,000 yung plus yung na-receive ni Ramil na pera. Yung mga nakikita nyo, parang yung chismosa, yung mga iba-iba pa, parang hindi ata talaga nagbigay ng tulong, no? Kumbaga, yun nga sinabi nito ni Carl, talagang personal lang daw talaga yung mga nagpunta doon, yun lang talaga yung kanilang inaccommodate. Kasi nga, aminado sila na eto clearly ay talagang scripted lang, no? So, sa pagiging scripted, okay lang palang mang-exploit ng tao para sa isang stunt na ganito. So, ayun. Kaya na yung mag-isip, mga tropa, no? Like, share, and subscribe.